Ang kagalitan ng Panginoon, our text is found in Psalm 2, verses 1 to 12. So, if you have your Bibles, please turn with me to the book of Psalms, and we'll start reading from verse 1 up to 12. Psalm 2, verses 1 to 12. Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bonds asunder and cast away their cords from us. So, kung yung kings of the earth, kung mga pinuno, alam po natin ano, sa mga nangyayari sa mga bansa, eh, alam po natin, behind all the system, sabi ng kasalanya, the mystery of iniquity that already work. So, kumikilos na po ang kapangyarihan ng kasama, ang spiritu ni Satanas, ano yun ang kikiral ngayon, kumikilos sa mundo ito. At sabi ng Bible, Satan is the God of this world. So, ito po mga nangyayari sa ating daigdig, no? Mga kaguluhan, mga malaking events na mga nangyayari. Actually, parang meron pong isang utak na nagmamaniobra na lahat. Umikilos sa mga pinuno sa US, umikilos sa mga pinuno sa Middle East, umikilos sa mga pinuno sa Europa. Pero marami sa mga yan, hindi sila aware na ang nagmamanipulate sa kanila ay isang pinuno ang mundo ito na walang iba kundi si Satanas. Kaya sabi ng Biblia, the mystery of iniquity that already work. Pinigilos na yan. Okay? So, kalimitan, itong mga pinagkakasunduan, pinag-uusapan, ito mga pinuno sa mga bansa. Marami yan, actually, anti-God. Tagal na nilang gustong alisin ng Diyos sa kanilang buhay. Gusto na nilang ibaliwala ang Panginoon. Ang kanilang pananaw, ang Diyos ay sagabal sa pagmudlat ng tao. Ang Biblia ay sagabal sa pagmudlat ng tao. Ang reliyon ay sagabal sa progreso. Kaya dapat wala na lang yan. Wala ang Diyos. Ang natin isali ang Diyos. Kaya sabi sa verse 2, verse 3, let us break their bonds. Sabi ng mga kings and rulers of the earth, sabi nila, let us break their bonds asunder and cast away their cords from us. Alam niyo po itong bonds and cords, signify what? Cords, bonds. Ano pong sinisignify ng mga ganyan? Control. Kung nakalabaw, lagyan mo ng band, at tinilihan mo yung band, lagyan mo ng cord, you have control of the harabaw. You have control of the horse. Kaya pag tinanggal mo yung bonds and cords, wala ka na, ano, control. So this thing signify control. Sabi ng mga pinuno ng mga bansa, alisin natin ang control ng Diyos sa atin. So yan po ang mentalidad ng maraming tao. So they strip God in their lives, sa mga simbahan, sa mga schools, tinanggal ng prayer, sa mga public buildings, sa Hall of Justice, wala na yung Ten Commandments, alis na yan sa buhay ng tao. Hindi na nila'y sinasali ang Diyos. Okay? Now, verse 4, ang sagot na nga si Taas, he that sitteth in the heavens shall laugh. The Lord shall have them in derision. Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure. Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. I will declare the decree, the Lord hath said unto me, thou art my son, this day have I begotten thee. Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Thou shalt break them with a rod of iron, thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Be wise now, therefore, O ye kings, be instructed, ye judges of the earth.
serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Is the son lest he be angry and he perish from the way, when his wrath is kindled, but a little. Blessed are they, are all they that put their trust in him. Take note of the word wrath. Verse 12. Is the son lest he be angry and he perish from the way, when his wrath is kindled, but a little. Romans 9, 22 to 24. Another passage, Romans 9, 22 to 24. What if God, willing to shew his wrath and to make his power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction? So, meron dalawang nagabanggit dyan, ano? The vessels of wrath and the vessels of mercy. 23. And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore, or before the foundation of the world, prepared unto glory, even as the elect, whom he hath called not of the Jews only, but also of the Gentiles. So, pero kung binabanggit dyan na vessels of wrath. And then vessels of mercy. So, anong role ito mga vessels of mercy? Through them will be displayed, ano itong mali-displayed? Ang mali-displayed ay ang mercy ng Panginoon. So the vessels of mercy, eh sa kanila mali-display ang mercy ng Panginoon. But on the vessels of wrath, ano itong mali-display? Eh di ang wrath ng Panginoon. Now, mercy and wrath are both what? Mercy and wrath are both attributes. So, mga katangian ng Diyos na mahayag. So, sa mga vessels of mercy, eh, nahayag yan. Tayo po ng mga nakatikim ng awa ng Panginoon. Nakatanggap ng awa ng Diyos. Pero yung mga vessels of wrath, kaya nga si Pharaoh, di ba? Si Pharaoh. Yung po mga, yung pagmamatigas ang puso ni Pharaoh, makailang ulit dyan nagmatigas, kagaling yung salo. Pag matagal na isalot, meron na siya, pagpatawag ni si Moises, ay pagkasal na makalisin na ng Diyos yung mga salot, at dahil palalayain ang mga Israelita, pero kung wala na yung salot, galit na naman siya sa pamamatigas ng puso. Alam niyo po, sa tuwing nagmamatigas si Paraon, eh, nagkakaroon ng kukulit-ulit na pagkakataon ng Diyos na i-display ang kanyang power. That yung pong obstinacy ni Pharaoh was actually God's opportunity to display his power. Ang kanyang power sa elements of nature, yung tubig, naging dugo, nakikiro din ng Diyos, yung palaka, yung lakaw, yung puto, yung bukod, yung hailstorm. Dahil siya, 3-day darkness. Sabi nila yung darkness na yan eh, in the form of what? Of sandstorm. Tatlong araw na walang umalis sa kanilang kinaupuan dahil ang dilim ay dilim na nahihipo. It's a thick darkness, probably brought by sandstorm. Pero, nagmamatigas pa rin si Pero. Hanggang sa yung ultimatic ng Diyos, ano na? Death of all the firstborn. So, yung pagmamatigas ang puso ng tao is actually God's opportunity to display His power. Yung mga vessels of wrath ay nagiging opportunity ng Diyos to display the attribute wrath. Pero yung mga vessels of mercy, eh, sa atin naman po na-display ang attribute of mercy. Now, wrath is one of God's attributes. Revelation 14, 18 to 20. Let's take a look again at another passage. Revelation 14, 18 to 20. Revelation 14, 18 to 20. And another angel came out from the altar, which had power over fire, and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, thrust in thy sharp sickle and gather the clusters of the vine of the earth, for grapes are fully ripe. And the angel thrust in his sickle into the earth,
and gathered the vine of the earth and cast it into the great winepress of the wrath of God. And the winepress was trodden without city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of 1,600 furlongs. Ano to? Battle of Armageddon. Yung dugo, matutuyo itong Euphrates eh, matutuyo itong ilong. Ako mo nakatawin na si Brother Bobby dyan sa Euphrates. Hindi pa. Ako 10% Gulf yan eh. Ang patutukuhan ng tubig, ng Tigris at ng Euphrates, Persian Gulf. Persian Gulf, dyan naman nakadat ang mga barkong pag-gera ng Amerika, mga carrier nila. Pero dating ang panahon, matutuyo yung ilong na yan. Pagkalakad ng ilong na yan, Genesis chapter 1 pa lang, nababanggit na yung ilong na yan. Pihon, Pishon, Gihon, Tigris, yan, mga Euphrates, nababanggit pa yan. Genesis chapter, ano pa lang, chapter 2. Pero mistaken, ano? Nababanggit na yan. Matutuyo yan. At sa halip ng tubig ang aagos, ay ano? Dugo na abot sa renda ng kabayo. Ganun kataas ang dugo na aagos yan. Dahil ang mga mamamatay, United Nations versus the nation of Israel. But God will kill all the United Nations by swift death. Sandaling kamatayan lamang yan through nuclear way. Kahit hindi kumalat sa nuclear, ano? Dahil nalulugusaw lang yung mga mata nila, nahulog sa kanilang mga sockets, sabi sa book of Zechariah. And in the book of Ezekiel, sabi dyan, they will bury the dead in a period of 6 months. Anim na buwan silang magdilibig, gagawin ng Israel, magbubuldoser ang kasama yung ibig ng mga tao. Sa loob ng anim na buwan. Akal na pag-ilibig dahil United Nations eh. China pa nga lang eh. Di ba China, magmamarcha. Ilan ang army ng China? 3 million? Ay, di lang 3 million. Billion eh. Di lang 3 million ang sundalo. Eh, United Nations yan. Ang daming bansa ang lulusog sa Israel. Because yan po ang ultimate goal ni Antichrist. He will break the covenant at the middle of the week. Okay, and he will persecute the woman that gave birth to the baby child, to the male child. Sa Revelation, di ba yung drago, kinahabol yung mother na nagsilang sa sanggol? The drago was actually after the nation of Israel that gave birth to the Lord Jesus Christ, the Messiah. Pero, pagdating yung Armageddon, pipigay sila ng Diyos sa kagay ng pagbiga ng ubas doon sa wine press, kaya ang dugo, pipiga pala ng dugo, abot sa hanggang sa renda ng kabayo. Ang tawag dyan ay the wine press of God's wrath, kalit ng Panginoon. Wine press of the wrath of God. Then Revelation 16:21. Revelation 16, so ilang page ka? 16:21. And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. And the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne saying, "It is done." And there were voices and thunders and lightning, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth. So mighty an earthquake and so great. Can you know? Sa puri ng lindol na kailanman hindi pa na-experience sa mundo. Ay mga 8.2 na earthquake, wala yan. Ano? Yan sa Bohol, ilang sir? 7.2 sa Bohol, nag-iba yung mga bahan, building, kabiyak-biyak ang lupa. Maraming nahulog sa fault ng mga bahay, mukhang lupa. At sabi ng Bible, wala pa yan. Dahil yung earthquake na darating, pag dumating yan sa lupa, sa earth, pag nangyari yan sa earth, wala akong building na matitira ang nakatayo lahat. Pantay ng lupa. Everything will be level to the ground. Yun yun, ano? Walang building na matitira. Yung building na pinapagawa ko, kapayan. Durog-durog.
Galilee, and the city, the great city, was divided into three parts, and the cities of the nations fell. And great Babylon came in remembrance before God to give Adler the cup of the wine of the fierceness of his wrath. And every island fled away, and the mountains were not found. And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent. Alam niyo po yung talent, kasi bigat ng 50 kilo, kasi bigat ng bigas na yelo na nahuhulo galing sa langit. May isang bloke ng yelo, kaya nakabigat yun. May isang bloke ng yelo. So, bigat naman niya sa panalala. 50 kilo ng yelo, kumapatakalit na. Sabi nito, yung mga talent na yan. Oh, there fell upon me a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent. Parang kabang-kabang bigas, nahuhulog sa ulo mo. And men blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. Kasi imagine, no? Ang madaranasin ng mga tao pag naiwan sila sa rapture. At dadaanan sila ng tribulation. Bubuhos ng Diyos ang kanyang kagalitan. Tanong, yun bang nga bubuhos ng Diyos ang kagalitan, ibubuhos siya dahil napuno na siya? Do you think so? Napupuno ba ang Diyos? Naubos ba ang patience sa pahal pag naubos si Diyos? Gusto na agad po, punong-puno na ako dahil ba ang Diyos? Hindi ho, mga kapatid. Lahat ang attributes ng Diyos, nagpa-fuck siya, nag-cooperate sabay-sabay. Hindi siya kagaya ng tao na paggalit, wala yung lahat. Pag nandiyan ang love, wala yung galit. Ang Diyos, sabay-sabay lang siya. Ang kanyang pagalitan, attribute of wrath, attribute of long-suffering, attribute of mercy, attribute of wrath, lahat yan, sabay-sabay na gumagana. Hindi siya napupuno, nakagaya ng tao. So, letter A, the wrath of God is an attribute most frequently revealed in Scripture, but poorly understood. Totoo yun, bakit poorly understood? Kaya nga nagkaroon ng Jehovah's Witness eh. Hindi naiintindihan ang wrath of God. Ang alam lang nila tungkol sa Diyos ay yung kanyang mga positive side o yung mga gusto nilang side ng Panginoon na katumbas ng love. Speaking of love, love is what? Love is the highest ethics. Highest ethic. Ultimate ethic. Lahat ng emotions, lahat ng positive emotions ng tao, lahat ng mga positive qualities, dito na dyan magtatapos. Your patience, your mercy, your pity, your compassion, your affection. Dito lang dyan mauwi. Dati realize nyo. Diba? Pagkano na, mahabagin ka sa kapwa, nagbigay ka ng pagkain sa mahirap, nagbigay ka sa aso na nagugutom, nagkakot ka ng pagkain, nahabag ka. Dito rin yung matatres. Kung hindi man ganun kaganap ang pagmamahal, pero yun ay isang step patungo ito. Dahil ito na nga pinaka-ordinate. You can give without loving, but you cannot love without giving. Itin mo, no? You can give without loving. Kahit kung nagtapong ka saan, nagbigay ka ng barya sa badyaw dahil naibilis ka na lang, kalabit. Para lang matigil na, o yan. So, you give without loving. Pero matapos mong may bigay yun, parang ano yun, parang give it away. Diba? So, parang gusto mong buwawi. Sa una, bigay ka naman lang pagmamahal, pero nung nakalis ka, parang wala mong mas mong ngayon. Salamat nga ako, hindi ako nalilipos. At paano ako yun, nagbibigay pagbibigos. Hindi ako yun, nasa lugar niya na nalilipos. Dapat hindi ako mas mong ngayon. So, tiyunti, diba? So, love is the ultimate ethic. So the wrath of God is an attribute na hindi naiintindihan ng marami. Poorly understood. Kaya nga sabi ko, kaya nagkaroon ng religion na Jehovah's Witnesses. JWs. Ano ba mga Jehovah's Witness? Hindi sila naniniwala sa ano? Sa justice. They don't believe in the attribute of wrath. They don't believe therefore in hell.
Anong dahilan? Ito lang gusto nilang pakinggan. Kung wala, mas makumulyo. Yung kanyang love. Yung kanyang mercy, yung kanyang pity, yung kanyang compassion. Yun lang ang kanilang understanding sa Diyos. At yun lang ang gusto nila sa Diyos. Sabi nila, incompatible. Hindi pwede pagsamahin niya. Kung ang Diyos ng pag-ibig, hindi maaari yung sinasabi nyo na sa Diyos ng katarungan at ilalagay niya sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno ang mga tao ang kanyang nilipha. That would be incompatible. Ayun. Kansa hindi nila matanggap ito, kinengkoy na nila, lahat ang kanilang paliwanag tungkol sa punishment. Kinengkoy na nila sa hell. Wala yan, libingan lang yan. Hell? Grave lang yan, libingan yan. Ito yan literal na dagadaga ng apoy. Alam niyo po, ilang ulit na ako naka-experience ang pag-usap sa mga dito. Pag aking sinasite yung kwento ni Lazarus at ng rich man, sabi nila, kalimhala, hindi ko kong yan. At yung sinasabi niyong naghihirap sa alam nito, hindi literal yan, symbolic lang na. At ang yan ng impyerno, ano lang na? Libingan lang na? At pakihirap mo nilang pagwanagan. Sabi ko, ba't kayo ganyan magpaliwanan ng Diyos? Lahat na lang nababalasan yung kontra sa inyo, sabi nyo, hindi literal. Kayo na lang ang nagpapasya, walang gusto nyo literal at hindi. Ganun ba ang pag-interpret sa Bible? Lahat na lang nasasabihin ko, nililiteral mo yun, nililiteral. Sabi ko, ang impyerno, literal niya, hindi, nililiteral niya. Sabi ko yung purpose ng Bible na pamulain ka. Di ba ang purpose ng communication para makapag-convey ka ng paliwanan sa tao? Kaya baka ako kung nag-uusap at nabanggit mo yung apoy, sabihin mo sa'yo, hindi literal yung apoy na sinasabi ko. Mayroon nga ng tubig ko, hindi literal yun ha. Hindi literal yung tubig na sinasabi ko ha. Saan ko pumukuli sa ng bahay mo? Hindi literal ba yung bahay niyo? Hindi literal yung bahay niyo? Anong sinasakay mo po eh? Tricycle? Hindi literal yung tricycle na. Tuwing may sasabihin ka sa kanya, sabihin nila, hindi literal mo, hindi literal mo. Hindi literal mo. Napakahirap yung paliwanagan ng mga Diyos. Hindi sila naniniwala kung may kaluluwa. Kaya anong ililigtas mo sa tao kung walang kaluluwa? Sabi ko nga sa kanya eh. Alam niyo sa amin, sa araw ninyo, hindi niyo nakakailangan yung katulad. Kasi, si Kristo ka paligtas. Kung di kayo niniwala na inyo, basan ka siya magiging ang paligtas. Eh di sa mga karamdaman. Karamdaman. Yun lang ang role ko. Yun lang ang role ni Christ. Magligtas sa karamdaman. Wala kang kaway. Nagpapago ko sa kundal sa karamdaman. Nasa mo sa akin, karamdaman. Sabi ko, tunay na meron yung piyerno. At kahintik-hintik na bagay, mahulog sa kamanig sa galing ng Diyos. Kaya ang Biblia, sa Panginoon, sa Biblia, binanggit niya na mas maraming ulit ang impyerno kaysa sa langit. Mas maraming mention ng hell kaysa sa heaven. Sabi ko, kung ang impyerno, libingan, eh, hindi ako matatakot yan dahil kahit sa libingan, pwede mag-party. Pumunta kayo sa Heritage Park, doon sa lugar namin. Hindi ka matatakot pumunta doon. Ang liwa-liwanan ko. Ang ganda-ganda ng libingan eh. Eh, ang paliwanan ng Biblia sa Imperial, nakakatakot ang lugar eh. Huwag niyong makarami, makakundarok. Sabi nga ng rich man, di ba? Pamuntay mo sila sa ulang, hindi sila makapunta rito. Baka pumunta rin sila dito sa tinaluruan ng po. Dahil mahirap yung lugar na yun. Kaya sabihin nyo, libing na ng pala. Nasa loob sa akin, eh, nililiteran ko kasi. Pakahirap mo ba usap ang mga para ka nakikipag-usap sa patay. Nakaintindi. Wala kaluluwa. Wala kayo ligtas. Mga patay sila. Wala kayo ligtas. So, poorly understood, ang rap, at meron po mga grupo na gusto lang nila sa Diyos, is love. Letter B, it is often preached as an act
I seldom studied and seldom taught as an attribute. Many people question the wrath of God for two reasons. They know the attributes which obviously equal love. Gusto lang nila yung mga attributes ng Diyos na kahawig ng love, like mercy, compassion, affection, nila. And then they think of God as a superhuman and not God. Kaya hindi nila matanggap yung attribute of wrath. Number one, Roman numero ng Roma. The unity of every divine attribute. Due to depravity, human attributes often conflict and conflict. Kaya sa depravity ng tao, yung ating mga attribute bilang tao, eh naglalaban-laban. For example, nasa hold ka ng love, affection sa mahal-mahal mo sa buhay, relatives, andyan ang pamilya mo, kompleto, especially pagka holiday season, ano? Pagka mag-Christmas, Pasko, ano? At mag-New Year, matagal-tagal na walang pasok, usually yung mga magkakaibigan, nagpapakipakita, mga magkakamag-anak, rekindle, relationships, dahil sa distance, matagal na hindi nagkikita, hindi nagkakausap, at an opportunity na rekindle, good memories. So, nasa mood, of affection, ha? Nasa ng anger, nasa ng attribute natin ng anger. Yeah. Wala, di ba? Kahit nasa mood tayo na, nasa niya lahat. Pero pag nagsimulan, kung ano ka po mo, at nagkakaalalahan ng mga pagkukulang, ikaw ha, nagbabalik ka ng bilyar, ikaw maraming mga hindi ka nagbibigay ha. 10 taon na tayo nagbabayad ang lupa natin, ikaw nag-aambag, ha? Na nakakalabasan ng mga sama ng loob, di ba? Noong namamay ang tatay natin, hindi ka man nagpadala. Di isang kusin. Ikaw naman sa'yo pinadala ang pera. Kalahati lang, binigay mo yung kalahati. Nasaan na yung kalahati sa kundin nala? 10,000 ko lang pinadala. 5,000 naman ginayan. Nasaan na yung sobra? Sabi mo, nag-iimik mo para salubugin ng New Year, yun ang nagkakalabasan. So, nawala naman yung laban. Ano ba pala yun? Pinsan-pinsan ako uwi rito. Ganyan pa sa salong niya sa akin. Baka uwi na nga. Ano nangyayari sa atin, mga kapatid? Pag nandiyan yung isa, absent yung kabila. Pero pag yung isa na kabila, yung isa naman iwala. So, hindi talaga nakonsasabay sa mga kita. Because of human depravity. Sa ang Diyos, iba. Sa Diyos lahat, sabay sa mga. While he is a God of wrath, he is also a God of love. Hindi siya kinakapos ng ingatay pagkagalit na, kinakapos ng ingat. Diba? Because of lack of control, short breath, manifested by short breathing. Sabi nito, due to depravity, human attributes often compete and conflict. Kagaya natin, ano? Meron mga tao na, ito, easygoing. Sabi nito, do not abuse an easygoing person, he might hurt you. Ano yung sabi nito? Meron mga tao na hindi sila mga troublesome na tao. Hindi sila palaaway. Kapag ka naabuso mo, okay lang. Diyan sa sundo. Alam ko yung kwento ni, yung kundin sa isang boxer, si George Lewis. Sumakay siya ng bus. Kalakasan mo ng racial discrimination sa US. Ewan ko, negro ko si George Lewis. Negro, no? May bata, naputi. Kasakay ng bus, ay labo na siya, no? Inano siya, sinasariya. Tapos, pinapalis sa buwan, ito pa yun siya. Tapos, makatayo na. Eh, may mga sumasakay ulit, tinutulak na naman siya, tinutulak. Sa nakasiksi siya, Yun ang pababa na si George Lewis. Yung bata, binigyan ng calling card. Nakalagay sa calling card, George Lewis, world champion. Heavyweight champion ng boxing. Katotoo lang, isang pinig lang nila sa bata eh. Makakatulog yung bata ngayon dahil at papatulog ng bahay niya sa sito. Kaya ko patulog ng bata eh. Papayuhin niya yung baka sa rato, tulog. Ang bata. Ang practice niya eh, nakamalakot siya ng puto. Kaya ang practice niya.
Pero, meron pa mga tao na matagal magalit, pero kapag nagalit, they become what? They become leaders. Minsan, may ilipay tao na ano yun, madaling magalit eh. Alam mo kung nasak ka eh. Alam mo kung nasak siya. Ah, galit na yan. Hindi nila. Pero yung matagal magalit, at pagka na puno, ano, nagiging dangerous. Mawawala sa sarili. Naalala ko yung kwento, no, isang bata. Na, ewan ko, baka may experience din kanya kalito. Yung bata, napaka-sutil na pag-ibisita, tsaka, ano, tsaka, mahuli. May piso. Kataman kali, ayaw kong istorbo. May piso. Tapos, maya na, mabalik ka naman. May piso, alam niya may bisita. Ikaw, na may kausap na bisita, ayaw mong makaistorbo siya. Ano ka, gawin mo? Hindi ka wala sa piso. Mamaya, naibili na naman niya. Eh, meron daw bata na nagkukwentuhan ang matatanda. Eh, ganyan na ganyan. Ganyan-ganyan. Bebela. Ginagaya-gaya ng babay ko. Napuro yung nanay. Kahit sa harapan ko kanya kausap, nabisita. Pinago lang. Pagta na nalaka yung baka. Ang Diyos, hindi ko naapos sa ganun ko. Tayo lang naapos sa ganun ko. Nangupuno. Kaya lumalabas yung rat dahil napuno. Yan, talit. A parent who loses his temper and overpunishes an offending child. Kanina lang, may pinalita. Na dalawang bata namatay. Napatay ng nanay. Sa sampal, napatay sa spato, napatay sa sampal. Grabe, no? Yung cries of passion. Sabi nito, hair hath no wrath. Like a woman's scorn. Pero kanya naniwala, ilang woman. Pati man. May potential din na makagawa ng mga heinous crime. Kapag ka nagkabiyado, na-abuso, no? Sabi nila, hell hath no wrath like a woman's scorn. Ito rin sa dati. So this is not at all the nature of God's wrath. When God speaks unto them in his wrath, his long-suffering is still alive and well. There is a precise coordination and agreement between divine long-suffering and divine wrath. So, pag ang Diyos po ay nagbubuhos ng kanyang wrath, andun din yung kanyang laban, din yung kanyang long-suffering, walang nakabaho sa Diyos. Talagang pull na pull lang ang Panginoon. Tapos pa. Kung hindi rin rin sa ano, wala yung kanila. Okay. Number two, divine wrath is an eternal attribute. We must never think of God as what? Becoming angry. O, nagagalit ang Diyos. Napukuno na siya. O, becoming anything. When the wrath of God is kindled, we must understand that the wrath was always there. It is the changing of human activity which kindles, not the changing or loss of patience by God. So, bakit nakikindle yung wrath ng Panginoon? Dahil ba nawala siya ng patience? Napuno? Hindi ho. Nagbago yung action mo, edi ito ang proper reaction sa'yo. Ito na ginagawa mo eh. Parang isang bata. Balik tayo sa illustration ng bata. Ang bata masunurin, ang action ng bata masunurin, eh, tinatapatan ng magulang ng anong reaction. Kunyari, ang action ng bata, kapatang ano siya, masunurin, responsable, umuwi sa oras, naaral, masado ang mga grades, mga tests, magala, di ba? Ano pa sa isip ng ulang? May review ka na. Eh, pili ka na ng pahabog ka rin. Wala akong kailangan sa school? Kotse. wala naman po. Wala. Bike. Ano kailangan ng bike? Ayun po, sige, bike. Para di natin mamasahe. Yan. Kasi, mabait yung bata eh. Di ba? Mabait. Paano yung bata isang araw ng bago? Pag-uwi, ang grade 0. Pag-uwi, balita, may trouble. Ganun pa rin ba,
ganun pa rin ba ang reaction ng ulan? Ano gusto mo na? Ano gusto mo? Ganun pa rin ba? Pag-iba pa ano ka, ordinary ng ulan, ano gusto mo na? Halo? Tigil ka na? Ano gusto mo? So, ano nagbabago, kapatid? Hindi dahil sa nawala ang patience sa Diyos, hindi nagbago ang kanyang reaction dahil nawala siya ng patience, kaya nagbago ang kanyang reaction dahil nagbago ang hindi dahil nagbabago ang Diyos, kung namunong na siya. Pag-pasuto rin ang kanyang anak, natural, ano reaction ng Diyos sa atin? He will bless. But if we disobey, when we disobey God, we incur His what? We incur His judgment. If we invite His judgment, chastisement, we invite His wrath. Pero hindi dahil napupuno siya. Yun ang ginagawa ko. Alam na mga ang katapat pa niya, blessing pa rin. Masuway ka na, suway na. Pero tandaan natin, kahit ang Diyos, tinatapatan niya yung aking kasuwailan, dapat ko rin malaman na hindi pa yan yung katumbas talaga. At sabi ng Bible, He has not dealt with us out after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Ang totoo lang, kung tumbasan ng Diyos yan ng pantay na pantay, hindi lang yan ang agod. Dapat sa atin, kamatayan na. Isang kasalanan lang sa pagpapaging kamatayan natin. At sabi ng Bible, He has not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. So, nakukuha ko buhay sinasabi ko, na yung wrath ng Panginoon, hindi dumarating dahil napupuno siya, nawala ng pasensya. Dumarating dahil, yun na ang kinakailangan response sa nag-iibang kilos ng tao. Kapag matino ang tao, di walang wrath. Pero pag nag-iba na ng kilos ang tao, dumarating ang wrath. So, ganun po. So, when the wrath of God is kindled, we must understand that there be that the wrath was always there. It is the changing of human activity. Pag nag-iba na yung human activity, sa pagiging masunurin, naging suwail ka, di mag-iba naman ang reaction ng Diyos. Diba? Magiging wrath na. It is the changing of human activity which kindles and not the changing of God or the loss of patience of God. Letter C, God's attitude toward sin or the sinner never changes. Sabi ng Psalm 5:5, is angry at the wicked, is angry at the wicked. Any change observed is in the sinner, not in God. Parang ganito eh. Ito ay isang tray ng wax or paraffin. Ito naman, isang bloke ng putik. Ito naman yung sand. Pareho mainit. Ito, pagkatanggap ng inip, ito, tatanggap din ng inip. Ha? Pero may epekto. Ang epekto ng init ng araw sa wax, ito ay nalulusaw. Pero ang epekto ng araw dito sa clay, titigas. Pero nagbabasan, hindi nag-iba ang araw. Ganun din sa atin. Ang Diyos, walang pagbabago sa Diyos. Pag nagpalit ka ng action, nalulusawin ka ng Diyos. Pero pag matino ka, patitibayin ka ng Panginoon, i-strengthen ka nga. Parang ganun, no? So, hindi yung saan nagbabago. O hindi ang Diyos ang nagbabago. Yung tao, pag ang tao nagbago, iba rin ang kilos ang Panginoon. No? Pero hindi nagbabago ang Diyos. Walang pagbabago sa Diyos. Yung kanyang response, o yung kanyang reaction, yung nagbabago, depende sa action ng tao. Matino ka, blessing. Sumayin ka, cursing. Matino ka, pagpapala, suwahin ka, pagpapalo. Ganun yan eh. Kaya wala nagbabago sa Diyos. So ang wrath, ganun yan. Parating lang din ang wrath. Lumilitaw lang yan kapag nag-ibang kilos ng tao. Nagbabad behavior ka, ano yan, nakikindir. Nagbabad behavior ka eh. Nagpapakitino ka, eh, wala yung wrath. Hindi isa ng Diyos, blessing. For every action, there is a supporting reaction. Oh, pagka ang action mo ayos, ang reaction ng Diyos, blessing.
So, ang action po, patigasan ng ulo, kaya ang action ng Diyos, eh, chastisement. So, yung wrath niya, dumadating, papatigas ang ulo natin. Number three, God's wrath is not brought about by time. So, hindi nag-ooperate ang Diyos sa time. Tandaan po natin, ano? Ito yung isang bagay na dapat maintindihan natin sa Diyos. God is not bounded by time. God is not bounded by time, and He is not bounded by space. Hindi nasasaklaw ang Diyos ng oras at ng espasyo. Tayo, kulong tayo dyan. Nakakulong tayo tayo. Marami sa kapwa natin, nandun sa past time. Tayo, nasa present time. At nakakulong tayo sa future. Wala pa tayo. Hindi pa tayo nakakarating sa future time. Okay, we are limited, bounded by time. We are also bounded by space. Bakit? At dito lang tayo ngayon. Wala ang presensya natin sa bahay. Wala sa US. Wala sa Banawe. Wala sa bagay. Bakit? Nakakulong tayo sa lugar na ito. We are bounded by time and space. Pero ang Diyos, hindi siya kulong ng time. Hindi siya nakukulong ng past, hindi siya nakukulong ng present, at hindi siya nakukulong ng future. Labas siya sa time. At ang Diyos, hindi rin kulong sa space, hindi nangangulugan na nasa trono ang buktong anak, eh, ang kanyang presensya, wala sa lupa, hindi ganun. Because God is what? He is transcendent. He is transcendent. Huwag natin sabihin na ang kanyang presensya sa langit, 100% sa lupa, 88 na lang. Kasi lupa na ito eh. Hindi ganun. Ang presensya ng Diyos sa lahat ng lugar, 100%. Kaya sabi ni David, where will I go from thy presence? Where shall I go from thy presence? If I make my bed under the sea, thou art there. If I make my bed in hell, thou art there. If I say the cloud will cover me, eh, ando ka pa rin. If I say darkness will cover me, light and darkness are alike to me. Pareho lang ang binibatiwanan sa iyo. So ang Diyos hindi po nakukulong ng time at hindi siya nakukulong ng space. Tawag natin sabihin na yung wrath ng Panginoon. Hindi ko lang kanyari yan sa panahon natin ng bibitaw ng Kaliyo. Ang wrath ng Panginoon parating nasa Kanya yan. Parating nasa Kanya yan. So from the viewpoint of God, neither wrath or long-suffering at beginning or end. Why? Because God is not bounded by time. So kanyang attributes, eternal, is long-suffering, is wrath, is eternal. Hindi yan nakakulong sa time. We are creatures who cannot even think outside of time. Tayo lang ang pag-iisip natin para re-reference tayo sa time. Hindi tayo nakakapag-operate ng walang time. Di ba? Para tayo may reference. Ang reference natin, either na this date o yung kalendaryo natin sa schedule natin sa future o ang nire-record natin yung nakaraan, di ba? Para tayo nag-operate by time. Kailangan para tayo nagre-refer, may reference sa time. Hindi tayo makakilos, hindi tayo makapag-operate na hindi magiging reference ang time. Pero Diyos, hindi siya naman kailangan ng reference ng time. Conversely, God is not at all within time. From our standpoint, all God does was eternally appointed. From God's standpoint, all is both present and eternal action. Alala ko yung kwento ng kanil. Again, habang ito sa Bible study. Merong isang yung kapitbahay. Yung isa, pinakasa ng kanyang babae. Tumakbo yung babae. Sabi ng kapitbahay, kapitbahay, ang mahalas mo. Iniwan ka ng kabayo. Okay. After 1 week, bumalik yung kabayo. Ikasaka, dalawang po. Sabi ng kapitbahay, kapitbahay, ang swerte mo. Okay. After 1 week, yung kanyang anak na ginaga, tinetrain na yung mga bago kabayo. At tadyaka, nabalian pa. Sabi ng kapitbahay, ang malas mo. Tapos, after 1 week, may dumating yung mga bandido at nag-recruit.
dami nila dala-dala mga able bodies ng mga kapataan, inuwesa. Dumating sa bahay nila, anak mo ba to? Oo, oh, anak mo yan. Dadali namin yan. Pila yung yan. Ay, kailan kailangan pila. Balis na mga kabandito. Sabi ng kalimba ay, iswerte na anak mo. Swerte dahil pilay, dahil hindi pilay, natangay na. Alam niyo, sa ating hindi nakakakita ng future, ano, ang bilis natin mag-judge, no? Sa mga nangyayari. Masama ito nangyayari, hindi ko matasakit sa kamuha. Hindi ko mapasalamatan ng Diyos, dahil marikip ako, bakit? Pero bakit nasasabi ng Diyos na all things work together for you? Bakit? Kasi nakikita niyo ano yung future. Ikaw na hindi nakakakiba, nakikita mo lang yun, tinakasangka ng kabayo, yun lang, alam ko, masakit ang loob ko. Tinakasangka ng kabayo, hindi ko alam na dati pala, kasama dalawang ko. May blessing pala dala, yun ang nangyari sa kabayo ko. Mabilis tayo nagreklamo dahil na, ang focus mo lang yung ngayon. Hindi ko alam yung outcome. Pero ang Diyos, hindi niya nga ang Diyos. Alam niya lahat eh, alam niya yung magandang eh. Dahil, sabog ng future, hindi siya sabog ng past. Kaya God is the best, the one who is in best position to say or permit if something will happen or not. Kaya lang ang kanyang pinapayag ang mangyari, siya ang nasa tamang posisyon, nasa lugar, na pumayag na mangyari ito o hindi mangyari, dahil alam niya ang mga magiging resulta. And he knows the past and he knows your future. Kaya nga, I know who holds tomorrow, and I know he holds my hands. Kaya mga nangyayari, hindi dapat tayo nagre-react ng reklamo. Sa mga nangyayari, hindi dapat tayo nag-complain. Dahil hindi mo alam kung ano magiging outcome ng buwas. Baka yun nangyari yung pakit sa iyo, baka sa langkata na wala ba ng bandang uli. Dahil ganun pala ang nangyayari kung ano magulo yan. Ha? Mahala natin, mahala siya na wala ang kabayo. Yung blessing pa lang dalawa. Mahala mo yung blessing, blessing pala, disaster pala dahil may makipilaya. Yung pala pagkapila yung blessing, akala mo, disaster. Yung pala blessing dahil kung hindi napila, wala ka ng anak, pinakain na. Hindi mo alam ang ano eh. Diyos lang na alam mo, no? Kung magiging resulta, kaya pasabot lang tayo sa Diyos because He knows the future. So, as the divine action, all that shall be is predestinated. As per revelation and experience to us, God brings it to pass in time. So yung mga action ng Diyos, lahat predestinated yan. Pero sa atin, para ma-experience natin yan, or i-reveal sa atin yan, at na-experience natin ngayon sa panahon natin. Thus, long-suffering and wrath are but two aspects of one divine work in the creation as a whole. As do mercy and judgment, long-suffering and wrath is each other. This is perhaps best observed in an exposition of 2 Peter 3, 3-10. Ano yan? Yung passage tungkol sa suffers. Sabi nila, where's the promise of his return? Since the fathers are, yan ang sabi, babalik siya. Namamatay ng mga fathers, wala pa rin ang kanyang pangakong second coming. Ang sagot ng King Peter, the Lord stands slack concerning his promise, as some have come to slackness. But the Lord delays his coming because he is long-suffering to us who are not believing that any should perish, but that all should come to repentance. So, nandidilay ang Panginoon, or the Lord God was slow moving, or moved slowly in past judgment. Ano dahilan? So that the elect will not perish. His long suffering cause word, not willing that any should perish, but that all, sino all? All the elect should come to repentance. Paano ko nasabi na yung tinutukoy dyan na any, elect lang? As martyr. But it's long-suffering to as martyr. Sino ba kausap ni Peter dyan? Mga believers? He's talking to believers. But it's long-suffering to as martyr, not willing that any of the elect should perish. Remember, when Peter wrote his book, his epistle, he was writing to believers.
Halimbawa, ang long suffering ng Diyos, 1 million years. Para ilan, no? 1 million years ang kanyang long suffering. Sino magbe-benefit sa long suffering ng Panginoon? Sino magbe-benefit? Ang isang unbelief, ang isang hindi alam ng Panginoon, ay bigyan mo ng entire life, do you think may effect yung long suffering nito sa kanya? Masasay ba ito? Sino lamang po bakit ginagawa sa long suffering ng Panginoon? At kahit bigyan mo ng entire life, wala pagkasilang ang kamatayan ng tao hindi alam. Walang epekto ang long suffering ng Panginoon. Ang nakikinabang lang sa long suffering ng Diyos, ayon mga Helen. Kahit matukoy dyan na long suffering to us, why? Long suffering to Helen. Ngayon, yun naman pag long suffering ng Panginoon sa Helen, yun naman nagiging opportunity ng mga save para lalo gumawa na kasalanan. So, word number 5, but you must know this to understand, time is not an element of God. While this forbearing of wrath, which was permitted for which has permitted more of vessels of wrath to be born? Is it a slackness in divine wrath? No. It is a long suffering to us, toward us, our vessels of mercy, that we should not perish. Meanwhile, the wicked become more wicked, and God at this point in time will destroy them. So, yung long suffering ng Panginoon na nakikinabang mga elect, at yung long suffering ng Diyos, sinasamantala naman naman mga elect, lalo magpakasama ng number 4, the perfect beauty of God's wrath. Wrath is a perfection of God as much as long-suffering or love. God is to be recognized and praised for His wrath as much as any other act or action. Alam niyo po yung galit ng Diyos sa Revelation 19:7. Sina-aleluya sa langit. Aleluya! Aleluya! At ang Diyos ay binuhos na kanyang galit sa Babylon. Aleluya sa Diyos! Dahil ang ahor, ang marami ng pinahaat, sa wakas, inusgahan ng Diyos. Aleluya! So God was being praised for His attributes of wrath. Kaya sana hindi tayo magkakaroon ng mga bad feelings, ano? Sa attribute of wrath. Minamahal natin ang love, if we appreciate God's mercy, if we appreciate God's compassion, if we appreciate God's attribute of love, you know, we should also appreciate or worship God in His attribute of wrath. So, wala tayong pipiliin. Ang gusto ko lang sa Diyos yung love niya. Ang gusto ko lang sa kanya yung patience. Nakakatakot yung wrath of God. Ayaw ko nun. Ang tanong, pag wala ang rat ng Panginoon, paano ka mabibitikin? Diba tayo, marami na rin naman karanasan sa lupa na parang naging api tayo, happy. Sino rito yung nakalanas naman kaapihan sa mundo? Na-abuse na kayo, napag-impangan kayo, pinag-isipan kayo ng masama, na hindi na naman naisip. Akala nila, ginawa mo ito na hindi mo na ginagawa. Habang nagpapaliwanag ka, lalo silang naniniwala at hindi ka. Kaya walang pwede na magpaliwanag. At kahit magpaliwanag ka, hindi mo rin naniniwala. Sino mo ididinig? Kailan mo ma-attain yung justice o yung vindication na hoy? Napakayagang mo. May nang ginawa ng Diyos sa mga kaibigan ni Hope? Di ba, vindicate ng Panginoon si Job? Lahat ng mga accusation nyo kay Job. Although parang pumapanig kayo sa akin, sabi ng Diyos, dahil sinasabi nyo kay Job, may kasalanan siya, kaya siya nakakama. Nagkakamali kayo. So, vindicate ng Diyos. So, meron po panahon ng vindication. Nang malaman ng tao kung sino pala, at tama, sino ang nagkasalan hindi. Pati yung ano natin, yung worth natin. Kasi minsan tingin natin sa sarili natin, parang tayo eh. Parang napakatindi ng value natin eh. Ang tindi na ng mga nagawa natin sa kanya.
Alam niyo, ang tama at ang merong hawak ng tunay na ebidensya. Kung ano talaga halaga mo, yung value mo, yung worth mo, nasa Diyos mo. Amen. Ang sabi ng Biblia sa atin, who art thou that judges another man's servant? His own master, he standeth or falleth. Alam niyo yung term na standeth or falleth, papasa o babagsa. To his own master, sino ang master natin? Ang master natin ng Diyos. Sabi ni Paul, nila naman niya mga taga-Romans na, to his own master, to God, he will be approved or disapproved. Ang Diyos ang magsasabi kung aprobado siya o hindi, hindi ikaw na Kristiyano ang titimbang, hindi ikaw ang huhusga, hindi ko magsasabi na ang paglilingkod niya, hindi tama, ang ginagawa niya, hindi tama, mali siya. Malamiya ang kanyang paglilingkod, mahinang klase ang kanyang paglilingkod. Alam niyo, Diyos lang ang hawak ng tunay na ebidensya. Siya lang nakakaalam nito. Hindi tayo pinapayagan ng Diyos ang humusga sa ating kapwa. Hypocritical type of judgment. Quick passing judgment. Pero araw-araw, hindi may judgments. Di ba? Sasakay ka sa jeep, pumunta ka rin sa judgment dyan. And yung judgment na binagawa, na judge na the jeep, na judge. Yung judgment na critical, yung mapamusga sa kapwa. Kung gusto mong palabasin niya, mas aat ka. Kaya hindi binabayaran ng Diyos. Pasado siya o hindi, Diyos lang ang nakakalala. To his own master, he standeth or falleth. They shall be holden up for God. Is able to make him stand. So, yun po sana ang ating attitude. No? And then, sa wrath of God, if we praise God for His attribute of love, we should also praise Him for His attribute of wrath. Through that, tayo rin po'y mabibindigate sa harapan ng mga unsaved, sa harapan ng mga nakatid sa atin, narating po ang araw ng ating bindigate. Ipapamukha sa kanila ng Diyos kung sino nasa mali, kung sino nasa tama, at doon natin matatanggap ang ating justice. Doon natin ma-experience yung justice na nilangarap natin. Sa ngayon, wala tayong mapong justice. Makamatay na lang tayo, wala pa yung justice. Pero darating ang araw na pa yung tingin mo. Because God is a God of God. Pag-indicate po tayo. Okay, tayo ito ngayon. Let me look up sa ating mga. For the rain, mag-uustas ito. Kaya kung nalangin, Ama, kapangyarihan sa lahat, hindi kumilang Diyos pagsalamat sa kayagan ng Diyos. Diyos, pagkarabi po sa amin na kaya sa sasayin ng amin na salita ang matigyan ng kaluguran sa katon, pagkarabi po sa amin na amuhay ng kalayaan at matigod ng kalayaan. Kaya buklaan po ang dito sa buhay ko namin, gawin ko namin sa atin sa kasing Panginoon at matigyan ang pagkakataon na makapagdito tayo sa Panginoon. Ama, malayo po ako sa mati at ganunit ko pa sa ginayang mga kapatid na dito namin nakasama at harapasan at mahalaga ang gawa ko sa araw at pagkakataon sa Panginoon. Ama, sa mga pinabalitay ko po, salamat. Amen. Thank you.